former things. Ah, sa Tagalog yan? Na dating bagay. Praise God. So, yan mga kapatid. Ito po ay mula sa Isaiah chapter 43 verse 18 hanggang 19. Paborito verse 8. JM. Ito ang sabi niya, ilibing mo na sa limot at huwag nang alalahanin pa ang mga nangyari noong unang panahon. Yan, ito yung isang pabarasalin. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Praise the Lord. Hallelujah. Salamat sa mensahe ng ating Panginoon. Amen. So, nawa ay mabless ang bawat isa sa atin. Dahil dito pa lang, nakakabless na yan. Amen. Ang Panginoon, gumagawa siya ng bagong bagay. At hindi lang in the process, hindi lang plano, kundi ito po ay nagsisimula na. Amen. Sabi dito, kung iintindihin niyo po, ito ay nagaganap na. Ibig sabihin, nasa proseso na. Wala pa dun sa ano eh. Kumbaga, sabihin natin sa isang building, hindi sa blueprint ang pinag-uusapan dito. Sa construction na. Nakikita mo na mga kapatid. Praise God. So, ang Diyos ay patuloy na talaga nakakablas ang ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. So, ano muna natin? Sino dito mga kapatid yung mga maraming experience na sa buhay? Mga throwback sa buhay. Experiences. Ano po? Sino dito? Meron kasing mga tao na meron silang vivid memory. Ang ibig sabihin ng mga kapatid yung talagang tanda-tanda. Ano? Di malimutan, talagang malinaw na malinaw pa yung mga pangyayari. Di ba meron tayong bawat isa sa atin, nung kabataan pa natin, talagang batang-bata pa, pero meron mga alaala po doon na malinaw pa rin, kaya mong ikwento ng detalyado. Ano po, may mga ganyang bagay po tayo. So, iba't ibang experience, masasaya, malulungkot, maganda, masamang mga experience. Pero lahat po ito ay nangyayari. Amen. Sino dito yung ano? May hindi malilimutang good experience. Nung kabataan pa. Ako, noon ay may gustong-gusto akong laruan nun eh. Ano yun? Crush gear. Ano yung kutsi na merong mga basta, laruan ng bata, yun noon sa akin. Like this, crush gear. Nagpipray ako lagi noon, kasi bata na eh. Yun naman, pray ako, mga laruan, bata eh. Nagpipray talaga ako noon. Tapos, nung nagkaroon ako, talagang tuntuwa ako. Tapos, pagtingin ko doon sa kapitbahay ko, mas maganda ako kaysa sa akin. At pala, inayos ko pray, Lord, yung maganda. Kasi sabi ko lang, gusto ko lang po ng crush gear. Yun pala, dapat pala, ang prayer ko ay, Lord, yung maganda. At meron po tayo nun, di ba? May mga, kahit hindi pa tayo mananampalataya nun, may mga pinagpipray din tayo, di ba? Marunong naman tayo tumawag sa ating Panginoon, hindi lang talaga sakto. Pero meron po sa atin na marunong po tayo tumawag sa ating Panginoon, nangangarap po tayo. Kasi alam natin na merong isang mas higher authority na talagang kailangan po nating tawagan sa mga ganyang bagay. At sa atin naman po, bad experience. Marami nung kabataan, napapupo ng grade 1, mga ganyan, kinder. Inabot. Anyway, kung may mga ganyang bad experience yun, hindi yun good. Hey, huwag na yung mag-name drop. May mga ganyang bagay na, ano natin, kumbaga, nung kabataan natin, kahihiyan natin. Bad experience po natin na kung hanggat maaari gusto na nating malimutan pero fresh na fresh pa rin sa sa alaala po natin. Mga ganyang bagay, kumbaga, ito ay masaya na nakakahiya. Parang ganyan. Mga ganyang pagkakataon, di ba? So, marami tayong mga good experience. Noon ay
nung elementary, lagi kang nasa top. Kasi yung mga top student dito lagi, nasa top 1. Ay, si Brother Leo, praise the Lord. Ay, ganun, parehas tayo, ako'y sa lamesa. Top student, lagi nasa lamesa, kaya lagi na mapapagalitan. Laging tawag ang nanay. Oh, si RJ po, lagi nasa taas ng lamesa. Kasi makulit po eh. So sa atin naman po sa ano, sa pananampalataya, ito maganda ito. Sa pananampalataya, mga good experience po natin. Marami tayo makapitin. Ano yung pinaka-memorable? Memorable na experience po natin sa pananampalataya. Sige po, pwede po yung... si Leo. Ayun. Good experience mga kapatid, yung pagkilos ng ating Panginoon. Talagang good experience yun kasi kumikilos po yung buhay na Diyos sa ating pamilya. Sino pa? Yung mga first time po natin, si Kuya Ano, si Kuya Dindo. 2009. 2009. Amen. Praise the Lord. So, 2009, talagang tanda pa ni Kuya Dindo. Oras. Araw. Yun, linggo. Kaya, ayos ah. Nakalayo ka. Ang layo naman ng Kuya Dindo. Akala ko nga po yung basta yung top, ano, yung simbahan, talagang hindi ako makakito. Kasi pala, ikihira na ako. Ang amin na gano'ng maari, parang taong tapos sa puso natin, pero may pinakawag na ina. Tapos nung pagkatapos ng mga experience po natin. Hindi, mga ganyan, maraming pagkakataon. Kasi nga, under influence ng banal na presensya ng Diyos. Nagiging maganda lahat ng bagay. Yung kagandahan, pag... tayo ay under ng presence ng ating Panginoon, walang pangit, walang sintonado. Kaya kung yung mga aspiring mga singer, magpapuspos lagi kayo para hindi magsintonado. Kasi once na spirit na naglilid, ang Diyos nang bahala dyan. Gagamitin na lang po yung boses natin. Ganun din naman sa bawat ministry na ginagampanan natin. Once na we are spirit-filled, amen, at yung Espiritu na, mga kapatid, ang naglilid po sa atin, ang Diyos po yung bahala po sa atin. Yung mga, may isang testimony pa nga na narinig ko. May isang church, parang part ng Africa yun, mga kapatid, na wala silang musician. Meron silang instrument, pero wala silang musician. Then, nagkakaroon ng pagkilos ang banal na presensya ng Diyos. May isang tao dun, na tumapat sa piano at tumugtog marunong ang Diyos ang nagbigay ng talento po dun sa taong yun at tumugtog, tinugtugan niya mga kapatid abang na gano, diba, pag tayo nag-revival iba rin yung iba rin ang tama pag merong instrument o may background music mga kapatid nagpipiano biglang instant binigyan ng talent po ng ating po kaya yun ang ating Diyos. Amen. Pero kailangan talaga under tayo sa presence ng ating Panginoon. Amen. Para mangyari mga imposibleng bagay, ay mangyari. So, yung mga experience natin, marami tayong experience. Dati, hindi naniniwala sa Diyos, pero nung kumilos ang ating Panginoon, amen, ay agad-agad naniwala po sa ating Panginoon. Di ba? Parang si parang si Saulo dati. Na hindi siya naniniwala sa Diyos ng mga Israelita, mga Hudyo, mga Kristiyano, mga kapatid, kasi meron siyang kilalang Diyos. Pero sa mga Kristiyano, hindi niya kinikilala sa ang ating Panginoon, si Jesus Christ. Pero mismo ang ating Panginoon, yun yung na-encounter niya, wala na siyang magagawa. Kaya alam niyo mga kapatid, may isang bagay po sa atin, alam niyo, kung gusto niyong mas lalong tumatag yung pananampalataya natin, magkaroon tayo ng mabigat na angkla. Para hindi tayo umalis sa pananampalataya, we need the encounter. Kailangan nating ma-encounter ang ating Panginoon kasi yung bagay na yun, yun ang laging babalik po sa atin. Amen? Kasi kung wala pa tayong ganung katinding encounter sa ating Panginoon,
ano yan eh, parang hindi ganun yung ating, parang medyo mabilis ma-shake, mabilis maliglig yung pananampalataya. Pero meron po tayong malalim na encounter sa ating Panginoon, yan. Dumaan man tayo sa mga mahihirap na bagay, hindi tayo maliliglig. Bakit? Kasi meron po tayong encounter sa ating Panginoon. Good experience, bad experience sa pananampalataya. Ano yung mga bad experience? Nalayo tayo sa ating Panginoon. Yung mga kalimitang bad experience. Ano pa ba? Yung hindi na natin maramdaman ang presensya ng Diyos. Ano po? Ano pa ang pwede natin, ano? Nabangga. Hindi, isa pananampalataya. Yung iba, nawala sa iyo yung ministry mo. Mga bad experience. Si Pastor Maynard noon, buhay pa, ang bad experience niya, nawala yung gift of healing sa kanya. Ayan, yung mga bad experience po sa buhay po natin. So, bilang mga tagasunod po ng ating Panginoon, amen, marami po tayong mga bagay na kailangan kalimutan at limutan. Amen? Kasi sa pananampalataya po, kung naintindihan po natin ang pananampalataya, ito po ay laging nakaharap sa hinaharap. Ang pananampalataya pong tinanggap po natin ay laging nakaharap sa hinaharap. Amen? Kasi nga, meron po tayong pakay at meron po tayong inaantay. Amen? Meron po tayong inaantay. Yung word na inaantay, lagi po yung nasa future. Amen? Sino nag-aantay ng pabalik? Diba? Lagi po tayo, pag nag-aantay po tayo, lagi mga kapatid, dyan ay nasa unahan. Amen? Yan po yun. So, sa atin, sabi mo nga dun sa verse po natin, mga kapatid, ibaon sa limot. Amen? Yung nakaraan. Kasi ang isang matalinong mananampalataya ay marunong lumimot sa mga bagay na hindi kapakipakinabang sa kanyang pananampalataya. Once, mga kapatid, na meron po tayong bagay sa nakaraan na hindi naman kapakipakinabang po sa ating pananampalataya, ito po'y limutin na po natin. Amen? Huwag na nating balikan kasi alam nyo, mga kapatid, kung alam lang po natin na may mga bagay po kasi tayong pag hindi po natin binitawan, hindi natin makikita ang hinaharap. Amen? Nakukuha niyo, mga kapatid? Meron tayong bagay minsan na nakahawak pa rin po tayo sa ating nakaraan. Kaya hindi po tayo umuusad sa pananampalataya, kaya hindi po tayo umuusad sa paglilingkod dahil meron, nakakapit po tayo. Hindi tayo makausad sa pananampalataya, hindi natin magawa yung nararapat na gawin para sa ating Panginoon, hindi natin magawa ng buo ang kalooban ng Diyos dahil mga nakakapit pa tayo sa nakaraan po natin. Ayun, mga kapatid, yan. Don't allow your past hold you back from your future. Sa atin, sa pananampalataya, dito muna, sa mundong ito, kung ikaw ay patuloy na mamumuhay sa nakaraan, halimbawa, parang gusto kong mamuhay sa 80s, kasi simple lang ang buhay doon. Maraming advantage at disadvantage kung ang buhay mo ay doon mo ibubuhay, ibabase. Halimbawa, nandito ka na sa ano na tayo, 2023. Pero kung ang lifestyle mo ay nasa 80s pa rin, mahihirapan ka. Di ba? Tama po ba? Mahihirapan po tayo. Iba na natin ito sa ating 2023. Sa 1980s, walang cellphone nun. Telegram. Mga diikot na nabutan ko yun. Yung telepono ng iniikot. Oh, dinadayal. Ayan, dinadayal. Nabutan ko po yun. Ginagal, nilalaro-laro. Ay, pang dial pala yun, hindi pala laruan. Bata pa kasi ako nung kaya nilalaro ko. Ayan. Yan. Kung mamumuhay po yung taong 80s sa 2023, mahihirapan po siya. Ano po? Kasi maraming mga bagay na kailangan siyang
siya mismo ang mag-a-adjust. Ganon din po sa pananampalataya. Kung tayo po ay patuloy na mamumuhay sa ating nakaraan, hindi po tayo makakausad sa ating pananampalataya. Amen? Nakukuha niyo po ba mga kapatid? Ito yung mga reason kung bakit hindi po tayo makawala sa ating nakaraan. Reason why we are bound in the past. Bound, ibig sabihin talagang tayo ay ano po tawag dyan sa Tagalog? Labas ang ano? Nakagapos sa ating nakaraan. Hindi makawala. We are so bound in the past, mga kapatid. Unang reason, dahil nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy tayo sa buhay ng nakaraan. Kaya hindi, yan naman, di ba? Kung masamang masama naman, bakit mo naman hindi bibitawan yung isang bagay? Pero pag ikaw ay masaya sa isang bagay, kahit alam mong ito'y ikasasama mo, pero nag-i-enjoy ka, hindi ka talaga aalis dyan. Amen? Napaka simpleng logic lang, mga kapatid. Ang isang bagay, marami. Kahit mananampalataya, may mga tayo, kaya yung sinasabi nating mga ano eh, mga marami pa tayong mga reservations. Word na reservations, mga kapatid, marami pa tayong reservations. Kasi yun yung mga tinatago nating nag-i-enjoy pa tayo. Sinang marami pang ganyan? Huwag na kayo magtaas ng kamay, nakakahiya. So, mga maraming reservation pa na hindi pa talagang maibigay, hindi nila kayang ibigay sa ngayon yung kanilang pananampalatayang buo, paglilingkod, dahil may mga reservation pa na nag-i-enjoy po tayo sa mga reservations na yun. Amen. Sana'y magising ang bawat isa. Kasi hindi po tayo makakaranas ng pagpapala kapag ganyan. Praise the Lord, yung ini-enjoy natin yung mga bagay na alam po natin sa unang sinabi natin, hindi kapaki-pakinabang sa ating pananampalataya. Amen? Kasunod, because it satisfies our flesh. Nag-i-enjoy tayo at natutuwa naman yung laman natin. Kasi kalimitan dyan, yung buhay natin dati, mas lalo na sa mga hindi talaga naman sila oriented sa pananampalatayang ito nung sila yung mga nasa unang buhay pa, unang buhay, ano, sa unang part ng buhay nila. Ayan, unang buhay. Parang ano yan, reincarnation. Ano, dati akong ipis. Ayan ang paniniwala ng mga reincarnation. Reincarnate. So, ito yung dati, yung mga pauna nating taon sa buhay na ito, may mga ganyan tayo eh. Yung hindi talaga, kahit nga mga, ano eh, inborn, no? Kahit mga inborn, di ba? Meron tayong mga bagay na talagang, ano eh, nagsasatisfy sa atin, sa flesh natin, sa laman natin, noon kahit may knowledge tayo patungkol sa kagustuhan ng ating Panginoon, pero ginagawa pa rin natin. Bakit? Kasi natutuwa yung laman. Amen. Kung ganyan po, hanggang ngayon, meron pa rin tayong struggle na ganyan, bound pa rin tayo sa ating past. At hindi tayo makakausad ng malayo kung hindi po natin ititigil yan. Kung hindi natin yan ililet go. Yan po yung kasunod. We are afraid to let it go, let it go. Di ba? Takot po tayong bitawan. Takot po tayong pakawalan yung mga bagay na ini-enjoy natin, yung mga bagay na nagsasatisfy sa ating laman. Natatakot po tayong bitawan kasi baka hindi na natin makuha yung satisfaction na meron yun. Amen? Medyo tahimik kayo. Okay lang. Praise God! Ibig sabihin, pag tahimik, ay, pero
parang iniisip. Ano ano? Siya nga ano? Parang ngayon ko lang na ano ito ah, ex-counter. Na-encounter yung mga bagay na ito. Pero ito, yan na, general knowledge ito. Amen. Alam natin ito, kung iisip tayo ng malalim, lalabas talaga ito. Mga simpleng ano ito, hindi naman ito kailangan ng mga matitinding formula para lumabas yung mga ganyan. Ito po ay plain lantad po yan, mga kapatid, na kung iisipin natin, ito nga yung mga causes kung bakit tayo ay bound, kung bakit tayo, mga kapatid, ay nakagapos sa ating nakaraan dahil merong nagpapasaya. Amen? Merong pong nagpapasaya na natatakot po tayo na ating iwanan. Bitawan. Kahit masakit na. Boss, kahit masakit na, boss. Ang hirap bitawan. Talagang ilalaban. Diba? Hindi. Tunay yan. Hindi lang yan sa pag-ibig. Kahit sa paglilingkod, ganyan. Kahit nasasaktan na yung pananampalataya natin. Kahit may mga bagay na nawawala na sa atin. Nawawala na yung prayer life natin kasi may isang bagay na hindi natin mabitawan. Hindi nawawala na yung ating Bible reading kasi may mga bagay na hindi tayo mabitawan. May mga napapriority po tayo. Natatakot po tayo. Bakit? Kasi baka mawala yung ano eh, yung saya, yung joy sa mga ginagawa po natin na ginagawa natin noon na wala namang kapakinabangan po sa ating pananampalataya. Amen? Mahirap po yan. At sana wag po nating baliwalain itong mga mensahe ng ating Panginoon. Amen? Kasi kung mabaliwalain natin ito, wala rin kapangyarihan ito sa iyo. Wala rin kapangyarihan ito sa atin. Kahit ako'y magsisigaw, manalsik ng laway, maglabas ng litid, mga kapatid, kapapangaral, kung hindi po natin ito tatanggapin, hindi po ito magkakaroon ng kapangyarihan sa atin. Amen? Kaya tayo nananalangin lagi eh, na buksan ng ating Diyos. Buksan natin yung ating mga sisidlan para yung kapangyarihan ng salita ng Diyos ay magkaroon ng manifestation po sa atin. Amen? So, kung tayo mamumuhay, mga kapatid, at hindi natin i-let go yung past na hindi naman kapakipakinabang sa ating pananampalataya, parang sinasabi po dito sa Lucas. Sabi ng Panginoon, sino mang nagsimulang mag-ararong, ngunit panay ang lingon ay hindi karapat dapat sa kaharian ng Diyos. Isipin po natin ito, kailangan po natin itong maunawaan. Ang sabi po dito, ang sino mong nagsimula, ibig sabihin, nag-start na. Kumikilos na, gumagawa na. Nagsimulang mag-araro. Ayan, ibig sabihin, may kinagawa na siya. Tumatakbo na siya. May tinatrabaho na po siya. Ngunit panay ang lingon, hindi po sinabi dito tumigil. Ang sinabi po dito, lumingon. Ibig sabihin, dire-diretso pa rin siya, ngunit lumilingon. Iba po yung tumigil sa lumilingon. Ibig sabihin, kung sa pananampalataya, itong Kristiyanong ito ay nagpapatuloy, pero panay lingon. Ang sabi po dito ay hindi karapat dapat saan? Sa kaharian ng ating Panginoon. Alam nyo, maraming ganitong Kristiyano. May kilala kayo, huwag nyo lang sabihin. Amen? Yes, may puso po sila na gusto po nilang sumunod sa kalooban po ng ating Panginoon. Ngunit, laging may ngunit, may bagay na patuloy na nililingon. Amen? Sino yung mga ganyan, mga kapatid? Talagang gusto mong gampanan yung ministry para sa ating Panginoon. Gusto mong gampanan ang kalooban ng ating Panginoon. Pero may mga bagay na nagpapalingon sa'yo. Amen? Yung mga bagay na yan, meron tayong mga sinisimulan
Ngunit dahil lumilingon tayo, nag-iiba yung priority. Amen? Kasi hindi ka naman lilingon kung hindi naman kalingon-lingon eh. Tama? Amen. Amen? Hindi ka lilingon kung hindi naman parang, parang interesado ka. Hindi attractive. Tama po yan. Eh, isa akong nakilalang, may isa akong napanood na joke. Pag pogi, nililingon. Pag pangit, nililingon din. Pero yung ano, yung average, lalagpasan ka lang na. Hindi ka na magdadalawang tingin. Pag pogi, pag maganda, titingin, doble tingin. Oh, parang kilala ko yun. Parang type ako nun ah. Parang type ko yun ah. Oh, manabali ang liig. Pag pangit, ganun din. Parang hindi naman tao yata yun ah. Yeah. May mga na tayo eh. Pero pag yung mga average lang, lalagpasan ka lang na. Wala namang kamagandang, wala namang katangian na ikalilingon para sa'yo. Ganun din po sa pananampalataya. Kapag may magandang opportunity, minsan napapalingon tayo. Nawawala po yung ating diretsyong pagsunod po sa ating pangkasi. Bakit? Dahil lumilingon po tayo. Nagpapatuloy naman, pero lumilingon po tayo. Pero kapag ikaw po ay papasok, mga kapatid, sa farming, bawal yung ganun. Kapag mag-aaral ka ng palingon-lingon, hindi pantay ang iyong dadaan liliko. Gagalitin mo yung magtatanim ng palay. Saan-saan ka nalingon, kung saan-saan sila mag-iikot pa, mga kapatid. Kapag tayo po ay lumilingon, ibig sabihin, may mga bagay po tayong tinatanaw pa. At alam niyo mga kapatid, ang bagay na yan, kapag humarap ulit tayo, maiba na ang priority natin. Nag-iiba ang isip natin kasi may mga bagay po tayong nililingon pa. Sa atin, kapag may bagay tayong nililingon, may pagmamahal po tayo sa bagay na yun. Ang pinag-uusapan po natin dito, yung hindi kapaki-pakinabang sa ating pananampalataya. Ito po yung pinag-uusapan natin dito. Katulad po, kilala po natin, di ba, yung asawa ni Lot. Anong pangalan ng asawa ni Lot? Anong pangalan? Huwag na kayong mag-isip kasi wala namang nabanggit. Isip-isip ako yun. Anong pangalan ng asawa ni Lot? Wala-walang pangalan. Asin lang. Asin lang. Yung asawa ni Lot, nandun na eh, naligtas na. Meron na siyang nakasama na siya sa pananampalataya ni Lot na sila po ay umalis. Yung pananampalataya, yung paniniwala sa anghel, umalis na kayo dito. Kasi kung hindi maniniwala sa anghel, ay patay din sila lahat. Pero dahil merong pananampalataya sa salita ng anghel, si Lot, sinama niya yung kanyang lahat ng pamilya. At sige, huwag kayong lilingon. Yan ang warning. Pinaka-iisang utos, sinuway pa. Iisa na nga lang. Sabi nila, paano susundin ang 10 utos? Ay yung kung hirap na sa isa. Di ba? Sa atin, sa pananampalataya natin minsan, mga kapatid, amen, nandiyan na yung direction ng ating Panginoon. Malinaw na malinaw. Talagang, kumbaga, wala eh. Talagang i-detail na ating Panginoon yung kanyang kalooban. Pero ang nangyayari po sa atin, katulad ng asawa ni Lot, lumilingon pa rin tayo. Ibig sabihin, alam natin doon sila tumira. May mga kaibigan siya doon. Hindi naman pwedeng walang kaibigan doon yung asawa ni Lot. Kaya nga tumira sila doon eh. Diba, noon ay sila ay nasa labas. Pero si Lot, habang tumagal, napapasok na sa loob ng Sodoma. Ano po, doon. At yung asawa po ni Lot, meron din yung mga kaibigan na doon sa loob. At yun po yung nagpalingon sa kanya. Yung kanyang nakaraan. Amen. Kaya naging haliging asin. Praise God. Sa atin, sa ating pananampalataya, alam nyo, kung patuloy po tayong lilingon at tutularan po natin yung asawa ni Lot, hindi po tayo marunong tumingin
dumiretso sa ating Panginoon at marami pa tayo mga side topic, mga diversion sa ating pananampalataya, kung ano-ano pa ginagawa natin. Imbis na nakakausap na tayo, tumatagal tayo. Di ba ganyan din man tayo pag nagagaya? Sino dito ang ano, ang usapan talaga ay ano, alis na ako ng alas 8, pero dahil ang daming mga abubot na ginaawa, ay magpapakain pa nga pala ako ng aso. Ay magpapalansya pa nga pala ako. Imbis na alas 8, alas 10. Marami pang ginagawa. Imbis na nakalayo na tayo, dahil marami po tayong mga inaasikaso pa, lagi tayong inaalala, nasa pinto ka na ng bahay mo, nakalakad ka na ng mga 10 makbang. Natanggal ko ba yung saksak ng ano? Plancha, balik ka ulit. Imbis na nakalayo ka na, wala. Doon ka pa rin, mga kapatid. Kaya yung asawa ni Lot, ligtas sana siya. Pero dahil sa paglingon niya, isang paglingon lang, isang utos lang naman eh, yun lang naman yung pinaka utos po sa kanila, na wag kayong lilingon, pero ginawa pa rin niyang pagsuway, nawala po yung blessing ng buhay. Namatay siya. Amen. Nawala yung blessing. Kaya, your past can interfere with your future blessing. I-let go na po natin yan. Yung mga nakaraan po natin, kung gusto po natin na tayo po ay patuloy na pagpalain, makuha natin, mga kapatid, yung mga pagpapala ng Diyos ay inaharap, kailangan nating mag-let go sa ating past. Kasi kung hindi po natin gagawin yan, ano mangyayari? Hindi mo maaabot yung mga pagpapala mo sa inaharap. Di ba? Ganyan din naman sana eh. Kahit sa buhay po natin, yung mga, meron kayong ano, ganyang kilala na hindi po makamove on sa kanilang nakaraan. Laging may takot, kaya hindi po sila nagkakaroon ng, sabi natin itong magaan na buhay. Kasi nga, lagi po silang nag-iisip sa nakaraan po nila. May mga ganyan din sa buhay po natin. Yung mga taong yan ay, sabi nga, mga nakakulong sa nakaraan. Mahirap po yan. Meron po sa amin, kamag-anak po kami na, di ba, na nagkaroon, nag-break. Hindi breakdown, na-break talaga. Naghiwalay. Hanggang ngayon, walang asawa. Kasi namumuhay pa rin sa nakaraan. Ano po? So, sino nagsasuffer? Yung tao mismo. Ganun din po sa pananampalataya. Kung hindi po tayo mag-let go sa ating nakaraan, pwedeng mag-suffer ang future natin. Pwede po tayong mag-suffer. Sabi nga, trauma. Parang ganyan. Huwag tayong trumahin ang ating nakaraan. Binago na po tayo ng ating Panginoon. At malaki ang magagawa po ng ating Panginoon. Kahit hindi mo pa nakikita ang iyong hinaharap, nakahanda na po yan. Dahil ang Diyos na pinaglilingkuran mo ay hindi bound ng oras. Siya po ay nasa labas. Alam niya ang ating hinaharap. Alam niya ang ating present. At alam niya ang ating past. Kayang manduhan ng ating Panginoon ang ating hinaharap, mga kapatid. Kaya salamat sa Diyos, dahil naglilingkod po tayo sa Diyos, mga kapatid, na hindi bound ng oras. Praise God. Kaya kung tayo, mga kapatid, ay patuloy na hahawak sa atin past, yung blessing natin in the future, sayang. Oras mo na sana, pero hindi ka nagle-let go, hindi mo nakuha. Sayang. Amen. Malago ka na sana, pero dahil hindi ka nagle-let go, nawala yung paglago. Kaya sabi ng Santiago, sapagkat huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anumang bagay sa Panginoon, ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga paglakad. Amen. Maglilingkod na kaya ako. Ay, pero mawawala. Kailangan kong ano ito? Urong sulong. Amen. Urong sulong sa pananampalataya.
laging merong dalawang pag-isip, merong nagdadalawang isip. Hindi po tayo lalago dyan sa bagay na yan. Sinabi na po ng Biblia, ilang libong taon na po ito, dahil ito po yung nakita ni Santiago na pwedeng maging diferensya ng isang taong naglilingkod sa ating Panginoon, yung merong dalawang pag-aakala o nag-iisip, hindi niya alam ang kaya ang sabi po dyan, walang tiyaga. Mananampalatayang walang tiyaga. Amen. Kasi hindi naman, lagi nating sinasabi, lagi nating naririnig, ang pananampalataya ay hindi laging masaya. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay hindi laging maaraw. May tag-ulan din dyan, may bagyo din dyan. Ang pananampalataya ay hindi laging puro enjoyment. Meron din po dyan mga struggles. Meron din po dyan mga tayong pagdaraanan na minsan nga talagang masusugatan po tayo. Yung ating pananampalataya, yung ating pagtitiwala, magkakaroon ng mga lamat. Pero kung magpapatuloy po tayo, mas magandang bagay ang mangyayari. Pero sabi nga po dito, huwag aasa. Huwag umasang merong matatanggap na anuman sa ating Panginoon ang mga taong hindi alam ang gagawin. May dalawang isip. Ganun din, di ba? Sa nag-aararo kanina. Lingon ng lingon. Magdadalawang isip. Amen. Huwag ganun. Sa pananampalataya. Sabi sa English, for such a person ought not to think or expect that he will receive anything at all. Lahat at all from the Lord kung tayo ay pabago-bago ang isipan po natin at hindi natin malaman kung ano yung dapat nating gawin. Ang sabi ng 8, being a double-minded man, unstable, restless in all his ways, in everything he thinks, sa kanyang pag-iisip, sa kanyang nararamdaman at sa kanyang mga desisyon. Ang sabi ng 7, huwag aasang tatanggap sa ating Panginoon. Kaya po tayong mga nanampalataya, ang mga mananampalataya, once na meron po tayong bitawan sa ating Panginoon, huwag na natin itong kukubrahin. Amen. Huwag na po natin ito, mga kapatid, gagawa ng, ay, Lord, ano muna, back out muna ako. Kasi pakiramdam ko, hindi ako. Pakiramdam ko, hindi ako para dito. Pakiramdam ko, hindi ko pa oras. Hindi, nagsimula ka na. Pinag-pray mo naman yan, nangyari naman yan. Amen. Huwag po tayong back out ng back out sa ating Panginoon. Baka minsan si Lord na mag-back out sa buhay po natin. Mas mahirap po yan. Alam niyo mga kapatid, may mga bagay po tayo na kapag nag-back out tayo, pwedeng i-back out din ng ating Panginoon yung ibang bagay na binigay sa atin ng ating Panginoon. May inaalagaan tayo, di ba? Pinagkatiwalaan tayo ng buhay ng ating Panginoon. Binagkatiwalaan po tayo ng kalusugan ng ating Panginoon. Sa may mga trabaho, may maganda po tayong trabaho. Sa pamilya, may maganda tayong pamilya. Amen. Alam mga kapatid, di ba? Ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay manipugma. Siloso. The Lord that we serve is a jealous God. Amen. Kaya pag may bagay na aagaw sa Kanya, matakot ka. Baka may agawin din sa iyo ang ating Panginoon para bumalik ka. Merong isang testimony, mga kapatid, yung kaklase ko sa Bible school, may isa siyang pinagtrabahuhan noon. May isa siyang kapatiran nila noon. Nasabi diyan, wala talaga sila. Talagang masasabi natin na hindi naman mahirap, pero malapit na sa mahirap. May ganun eh. Medyo mahirap-hirap. Medyo may mahirap-hirap. Sabi noon, nag-pray siya sa ating Panginoon, Lord, pagpalaan, katuloy yung kaya na kay Pastor Kamong Anay na, Lord, pagpalaan mo ako. At pinagpala po sila.
ng ating Diyos hanggang sa dumami. Ang kanilang business ay parang aquarium. Ayan, pinapadala po nila. May isda doon sa aquarium. Yan ang business nila. Pinalago yan ang pinalago. Hanggang pinagpala sila ng ating Panginoon, nakabili ng bahay, nakabili ng mga sasakyan. Yan nga lang, nung sila pinagpala, nakalimutan po nila ang ating Panginoon. Nawala yung priority po nila. Hindi nila na-prioritize yung nagbigay ng pagpapala sa kanila. Yung pagpapala ang naging priority nila, hindi yung nagpala. Ha, patid. At ano nangyari? Dahil galing naman yun sa ating Panginoon, kinuha uli yun ng ating Diyos. From the top, nawala mga kapatid. Balik to zero. Back to zero mga kapatid. At ganun ulit nangyari. Lord, patawan. Ganyan naman ang tao eh. Amen? Pag wala nang pag pinagpala, nakakalimutan ng ating Panginoon. Pag nandun na sa kahirapan, naaalala ang ating Panginoon. Kaya, ang sabi ng Biblia, mga kapatid, mahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng ating Diyos. Kasi ang tao, mga kapatid, kag walang pag-ibig sa ating Panginoon, yung kayamanan niya ang kanyang sasandalan. Pero ang tao, ang mananampalataya, o ang tao, mga kapatid, na kahit pinagpapala ay patuloy na nakasandal sa ating Panginoon, patuloy na pagkakatiwalaan po yan ng ating Diyos. Kaya tayo, mga kapatid, wala pa naman tayo ganun kalaking kayamanan. Kaya pala'y nakasandal tayo sa ating Panginoon. Lagi tayong tumatawag sa ating Panginoon kasi, Lord, Las Vegas na po. Last na po ito. Amen. Pero dahil lagi po tayo nakatiwala sa ating Panginoon, pinagkakatiwalaan tayo ng Diyos eh. Hanggang sa pagpalain po tayo ng ating Panginoon, huwag natin kakalimutan yung nagpapala. Amen. Kaya sa atin mga kapatid, kung ang ating pananampalataya ay pabalik-balik. Amen. Mangangako, babawiin. Huwag aasang tatanggap sa ating Panginoon. Parang nag-aararo, palingon-lingon, huwag aasang may matatanggap sa ating Panginoon. Amen. Sabi ng kawikaan, tumingin, matuwid ang iyong mga mata sa unahan, hindi palingon-lingon. At iyong mga paningin ay maging matuwid sa iyong, ayan, tumingin matuwid ang iyong mga mata sa unahan at ang iyong mga paningin ay maging matuwid sa iyong harapan. Laging nasa unahan, mga kapatid. Landas ng iyong mga paa ay iyong tuwirin. Hindi pag-iwang-giwang. Pag-iwang-giwang. Ang pananampalataya, laging lumakad po tayo sa landas ng ating Panginoon. Amen. Pero yung pag-iwang-giwang, lasing yan. Amen. Yung hindi tuwid, maglakad. Buti na lang, ngayon mga kapatid, okay na, no? Tuwid na yung ating lakad. Sa pananampalataya, tayo po ay lumalakad na ng matuwid sa atin. Sino lumalakad na matuwid sa atin, Panginoon? May kakayan ba kayo magtaas ng kamay? Kamusta ang lakad nyo buong isang linggo? Sa ating pare. O pag-iwang-iwang. Ganyan. Makita na, kung may footprint tayo, may na footmark na iiwan. Tingnan natin, pag gumarap tayo palikod. Lord, parang umikot yung ano ko. Yung Tuesday, parang umikot lang yung lakad ko. Paikot-ikot lang ako. Yeah? Huwag kang lumiko sa kanan o sa kaliwa man. Ilayo mo yung paa sa kasamaan. Praise the Lord. Diretso lang. Amen. Diretso lang. Mahirap man, diretso lang mga kapatid. May mga pagdaan naman tayo, mahirap na bagay, diretso lang. Huwag po tayong susuko. Huwag po tayong titigil. Hanggat kaya natin umakbang. Umakbang po tayo sa ating pananampalataya. Hanggat kaya natin at may lakas pa tayo. Hallelujah. Gamitin po natin ito sa ating Panginoon. Dahil yung lakas na meron ka, hallelujah, ay galing din naman sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diretso lang mga kapatid. Amen. Hallelujah. Diretso lang. Focus ka lang sa ating Panginoon.
look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Mga kapatid, laging titingin sa ating Panginoon, dahil kung lilingon ka, di ba? May mga kapatiran po dito na mahilig silang, umupo, mga kapatid, sa unahan. Amen? Kasi minsan, mga kapatid, mas lalo sa mga malalaking gawain, mas pinipili nating umupo sa unahan kasi para hindi tayo ma-distract. Tama po ba? Di ba? Kapag kasi, pag tayo mga kapatid ay nasa unahan, nakapokus po tayo doon sa unahan, sa nangangaral o sa alam ko man ginagawa. Pero pag tayo nasa likod, pwede tayong kwentuhin. Makikita mo, merong, ano, sa unahan mo, merong nagtumutuka-tuka. Ang dami mo nakikita, na out of focus ka. Bakit? Kasi marami kang nakikita. Mas lalo na yung palingon-lingon. Nasa unahan ka nga, palingon-lingon ka naman, nakikita ka na ng nakatitig na sa'yo, pero wala yung isip sa'yo. Ngayon, ha, tagusan ng paningin kasi antok na. Wala pa naman dito. Alam ko yung matanggal niyan kasi ganyan din ako noon. Yung nakatingin ka sa ano, preacher, pero iba yung naglalaro sa isip mo. Tagusan. I mean, may mas malalim ka palang iniisip. Kaya may mga ganyang bagay. Amen. Kaya mas maganda yung lagi po tayong nakatingin sa ating Panginoon at hindi po tayo palingon-lingon. Dahil kung patuloy tayo magpapalingon-lingon, may makikita at may makikita po tayo. Praise the Lord. Kaya merong isang kwento, isa, illustration lang. Na? Kasi siya ay tisod na sa church. Tisod na sa church, ang dami nang nakikita. Bakit ganito? Bakit ganyan? Bakit may ganito? Bakit si ganyan? Ang dami na nakikita, ang sabi ng pastor, ito na lang ha. Ang gawin mo, kumuha ka ng baso, punuin mo yan, umikot ka ng pito. Kailangan walang matatapon dyan. Pinaikot, nakaroon ng pito. O may nakita ka bang katitisuran? Wala po. Bakit? Kasi nakatingin po ako dun sa baso. Ganon din sa pananampalataya, kung patuloy po tayong titingin sa ating Panginoon, wala tayong makikitang masamang bagay. Bakit? Walang masamang bagay kapag tayo po ay nakatingin sa ating Panginoon. Kaya kung ano man, haleluya, ang ating mga nasa past, mga kapatid, na parang nasisira yung ating pananampalataya, ilitgo mo yan at patuloy kang tumingin sa ating Panginoon. Haleluya. Laging sa ating Diyos, laging dumiretso sa ating Panginoon. Kaya sa Panginoon ang buong puso, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. Sa lahat ng iyong mga lakad, siya ay iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong mga landasin. Praise the Lord, para hindi tayo magpagiwang-giwang. Amen. Sa ating pananampalataya, dahil once na tayo ay nakatingin sa ating Panginoon, itutuwid ng Diyos ang ating landasin. Tutulungan po tayo ng ating Panginoon. Parang footprints in the sand, pag hindi na natin kaya, kakalungin po tayo ng ating Panginoon. Dahil ayaw ng Diyos na tayo ay titigil at mawawala sa landas ng kanyang kalooban. Kaya tayo po ay laging sa Diyos, laging sa ating Panginoon, itiwala po natin ang ating buhay. Tumulad po tayo kay Pablo Makapagmula. Sabi ng Pilipos, ngunit dahil kay Kristo ang mga bagay na pinapahalagaan ko noon ay itinuturing kong walang kabuluhan ngayon. Niletgo na niya yung dati niya. Di ba alam natin, si Pablo, educated po yan. Grabe yung influence niyan. Meron siyang authority. Hallelujah, mataas yung kanyang katungkulan. Pero ang sabi diyan, lahat ng pinapahalagahan noon ay itinuring walang kabuluhan ngayon. Oo, itinuturing kung walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga. Kapag hindi po natin nakikita pa na mahalaga ang ating Panginoon, kakapit pa tayo sa hinaharap, sa ating nakaraan. Hanggat hindi natin nilelet go ang ating nakaraan, hindi pa natin nakikita ang tunay na halaga ng paglilingkod sa ating Panginoon. Ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon,
ang lahat ng bagay ay ipinapalagay kong walang kabuluhan at itinuturing kong basura, makamtan ko lamang si Kristo. Magkaroon tayo, manalangin tayo, magkaroon tayo ng ganyang pananampalataya. At lubos na pakikipag-isa sa Kanya, ang aking pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautosan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa Kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa Kanyang kamatayan. Umaasa ako man ay muling bubuhayin mula sa kamatayan. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang gantimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. At ang sabi dito, 38, mga kapatid, hindi ko pinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong kamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gandimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan natin, mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa yan sa inyo ng Diyos. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating nakamtana. Ano na yung mga nakamta natin sa ating Panginoon? Nung nilet go natin yung ating mga nakaraan, di ba may mga bagong bagay tayo nakukuha sa ating Panginoon? Dahil sa paglilingkod, meron tayong mga bagong bagay na nakukuha. May ibinibigay po sa atin na mga bagong bagay ang ating Panginoon kasi nilet go natin yung nakaraan natin. Hindi naman papayag ang ating Panginoon na mas maganda yung buhay mo noon. Hindi papayag ang ating Panginoon na mas nakaka-bless ang buhay mo noon. Hindi. Kasi wala ka naman sa Diyos noon eh. Pero nung ibinigay mo na ang buhay mo sa ating Panginoon, unti-unti habang tayo'y lumalakad, habang tayo'y naglalakbay sa pananampalataya, binibigyan tayo ng mga bagong bagay ng ating Panginoon. Ito o kagalakan, hindi mo yan nakuha noon. Ito o kapayapaan, hindi mo yan nakuha noon. Ito o pagkakilala sa akin, hindi mo ako kilala noon. Yeah. Ito, pananampalataya. Mali ang pananampalataya mo noon. Yeah. Ito, blessing. Ito, buhay. Ito, kalakasan. Ito, pananampalataya. Dire-diretso, mga kapatid, habang tayo, hallelujah, ay nagpupursige na sumunod sa kalooban ng ating Panginoon at lumakad na nga sa landas ng ating Diyos, may laging bagong bagay na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. At kung bibilangin natin yan isa-isa ngayon, kahit isang taong ka pa lang sa pananampalataya, hindi mo kayang pagkasyahin sa 10 daliri mo. Ang sabi ng mga bata, count your blessing one by one. At matatapos ka next year. At baka hindi lang next year. Kasi grabe yung pagpapala ng Diyos. Araw-araw, laging may bagong bagay. Araw-araw, hallelujah, laging bagong binibigay ang Diyos sa'yo. Minsan may mga bagay na binibigay ang ating Panginoon na hindi mo nga nakikita eh. Minsan may mga bagong bagay ang ating Panginoon na patuloy na pinagkakalong sa'yo pero hindi mo na-appreciate. Na-appreciate mo na lang pag nangailangan ka na, ah, meron pala akong ganito. Meron pala akong gift of healing. Kaya ko palang manalangin. At ginagamit ako ng ating Panginoon. Meron pala akong ganito. Hindi natin alam kasi hindi natin tinitingnan. Kasi lagi tayong nakatalikod. Lagi tayong lumilingon. Meron palang bagong bagay sa inaharap po natin. Kung gusto po natin makuha ang lahat na yan, maunawaan natin, magkaroon tayo ng kagalakan sa paglilingkod, patuloy po tayong tumingin sa ating Panginoon at
bitawan na natin yung ating mga nakaraan para malaman mo at makita mo yung mga bagong bagay na ibibigay pa sa iyo ng ating Panginoon. Amen? Sino nag-aakala, mga kapatid, Ate Anggi, na ikaw pala itutugtog? May pangarap ka ba na maging musician? O, di ba, wala. Kahit nga ngayon, parang ayaw niya eh. Sino nag-aakala, mga kapatid, nung naglingkod ka sa ating Panginoon, pagkakatiwalaan ka ng ganitong bagay ng ating Diyos? Sino nag-aakala, mga kapatid, na makakatayo ka pala sa unahan at ikaibento mo yung buhay mo? Sino nag-aakala, mga kapatid, na isa ka pala sa maglilid na mga tao patungo sa presensya ng ating Panginoon? Walang nag-aakala ng mga bagay na yan. Hindi mo inaakala na ganito na pala yung aking pananamit ngayon. Ganito na pala yung buhok ko. Ganito na pala yung pananampalataya ko. Ganito na pala yung mindset ko. Ganito na pala, binago na pala ako ng ating Panginoon. Hindi ka nagkakaroon, mga kapatid, ng idea pa noon. Pero dahil na-encounter mo ang ating Panginoon, dahil in-let go mo ang nakaraan mo, nandito may mga bagong bagay, may mga bagong pangyayari, hallelujah, at may mga bagong experience po tayong nakukuha. Bakit? Dahil patuloy po tayong naglilingkod sa Diyos na buhay at kumikilos ha bawat isa po sa atin, mga kapatid. Kaya napakapalad, hallelujah, lagi niyong maririnig sa akin yan, napakapalad po natin. Dahil may Diyos na kumikilos, may Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Kaya kung tayo ay patuloy, mga kapatid, hallelujah, na pangahawakan natin yung mga nakamtanan natin. Hallelujah! Hindi. Kung gagawin natin yung literal, hindi mo kaya yan. May ministry pala ako ganito. Lagay ka ulit, may bagong pinagkatiwala si Lord. May bagong blessing si Lord. Lord, hanggang ay kailangan ko yan ata ng sako kasi hindi ko kayang bigbitin. Basta nuna sa tumagal, Sister Annie, Sister Lida, ay, kung gagawin natin physical yung mga blessing ni Lord, ay wala na. Hindi na kayo iisod kasi sobrang dami ng binigay sa iyo ng ating Panginoon. Pinagaling ako ng ating Diyos. Na-hospital ako pero wala akong binayaran. Na-hospital ako pero may nag-provide ang ating Panginoon. Iba-iba dyan, pag hindi pa manan pala, nagbura na. Nasuspinal na naman. Puto ka chinta. Saw-saw sa kain. Kung hindi mananampalataya, pero dahil tayo mananampalataya, kahit anong pagdaanan natin, laging nakataas ang ating kamay at nagpupuri sa ating Panginoon. Lord, panibagong bagay na naman ito. Lord, panibagong testimony. Panibagong pagpapala na naman. Hallelujah! Ang Diyos na buhay ay laging nagbibigay, mga kapatid. All you have to do is to let go of your past. Hallelujah! Forget the former things. Do not dwell on the past. Hallelujah! Ay, verse natin, mga kapatid. Masdan mo, ako ay gagawa ng isang bagong bagay. Gagawa ng isang bagong bagay at ito'y nagaganap na. Hindi mo pa ba makita? Ooh. Hallelujah! Hindi mo ba makita yung bagong bagay na ginagawa sa iyo ng ating Panginoon? I-let go mo yan, makikita mo, mga kapatid. I-let go mo yan, makikita mo. Ngayon, mga kapatid, sa ating pagdulog sa ating Panginoon, ilapit mo sa Diyos. Lord, ito yung mga reservation ko. Lord, ito yung hindi ko pong maligo. Lord, ito yung mga bagay na alam kong walang pakinabang. Ito yung mga bagay na alam kong hindi ako lalago. Ito yung mga bagay na alam kong maghahad lang sa ating, sa aking future. Sa pagdulog natin, mga kapatid, hallelujah, kung kaya mo, i-let go mo lahat. Hindi ko alam kung ano yung mga reservation nyo pa, yung mga doubts. Hindi ko alam, mga kapatid, kung ano pa yung mga bagay na nag-hold back sa'yo para hindi mo makuha yung blessing, hindi mo maranasan, hindi masagot yung mga panalangin dahil meron pa tayong mga hindi binibigay sa ating Panginoon. Pero sa paglapit po natin sa ating Diyos,
magbigay tayo ng lakasan natin ng ating loob. Lord, kung sa akin lang, sa aking sarili lang, hindi ko talaga, Lord, hindi ko to kayang tanggalin. Wala pa akong tamang lakas ng loob. Pero alam kong mas malakas ka, Panginoon. Alam kong mas makapangyarihan ka. Alam mo ang pangangailangan ng aking kaluluwa. Alam mo ang pangangailangan, hallelujah, ng aking buhay bilang isang mananampalataya. Habang tayo ay lalapit sa ating Panginoon, hallelujah, i-let go lang po natin. Forget the former things. Do not dwell on the past. Dahil may ginagawa ng ating Panginoon. Nagaganap na. Hindi mo pa ba nakikita? Hallelujah. Panginoon Jesus. Hallelujah. Diyos na makapangyarihan. Diyos na nakakakita ng aming damdamin, Panginoon Jesus. Diyos na nakakita ng aming sitwasyon. Hallelujah. Nakakaramdam ng aming mga sakit. Nakakaramdam ng aming mga pinagdaraanan. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyo, Panginoon. Lord, hallelujah. Patuloy ka at na kami po ay nagpapasalamat dahil sa mga mensaheng ito, Panginoon. Nagkakaroon muli kami, hallelujah, ng panibagong lakas sa pananampalataya. Nagkakaroon muli kami ng pagkakataon, Panginoon, na gawin ang nararapat sa iyong kalooban, Panginoong Jesus. Lord, hallelujah, sa aming paglapit po sa inyo. Hayaan, God, hallelujah, na kausapin niyo po ang bawat isa sa amin. Tayaan, Lord, na lukuban niyo po kami ng iyong banal na presensya. Hindi namin kaya, Panginoon, i-let go ang lahat ng bagay, pero dahil makapangyarihan ka, tulungan mo po kami. Oh God, hallelujah, patuloy ka namin po prihin, patuloy ka namin sasambahin ang iyong pangalan, Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ay, kuy, tumayo mga